What's up mga katrip? So ngayon mga katrip, meron ako din bagong tutorial para sa inyo. Isa din ito sa mga requested ng followers namin sa Facebook. Nagre-request daw siya na kung paano daw wiringan yung headphone outlet. So mula daw sa breaker papunta sa outlet. So meron akong breakers dito. Ito yung outlet ng headphone. Ayan, meron siyang ground. Ayan, ito yung likod niya. So bali meron din kami ditong item na available din dito sa trip. So lahat ng nakikita niyo sa mga tutorial namin, available yan dito sa trip. So ayan, meron ako ditong breakers with aircon outlet. So hindi mo na kailangan ng ganito-ganito. Hindi mo na siya kailangan na ilalagay pa sa utility box. So meron na siya agad na outlet sa mismong breaker niya. Sarili niya siyang breaker sa outlet. Nakakabit na sa mismong base niya or yung sa mismong bahay niya. So ayan, so wiringan na natin siya. So mag-uunahin natin yung line 1. Yung line 1 natin, yung abitan ko siya ng red na wires. Diagram naman yung aircon outlet natin guys, meron siyang L para sa line, N naman para sa line to moon. And dahil yung supply natin, line to line lang tayo guys. So yung line 1 line to natin, meron siyang supply. Yun, ngayon ikakabit natin sa dito sa L or sa line 1. Okay, make sure na natin guys na makakabit yung pagkakabit. Okay, gamitan natin siya ng lumbos. Ayan, hindi na siya mahalap. Okay na. So next natin yung line 2 or para sa neutral. So makita natin siyang wires na dilaw. Para hindi makaimali ito. Or sa line 2. Yan, gamit ka ng longlos. Kung may sagad yung wires, ayun na siya matanggal. Ayan, malalim yung butas dito guys. Okay. So bali ganyan lang guys. So bali may nakita pa kayo dito mga ano, kabilang butas, ito ay para sa ground niya. So dahil wala naman tayong ground dito, kung meron kayong ground sa aircon, bali dito niya siya ikakabit guys sa ground niya. Ayan. Bali dahil 9 to 9 lang yung gamit namin dito ngayon sa tutorial na to. So dito lang namin siya inalagay. Line tsaka neutral. Kung meron kayong ground, ikakabit nyo lang siya dito. Ayan. Kung saan nyo man siya ilagay, direct nito sa earth or dun sa lupa. Dun sa mismong ground. Sa grounding bus bar nyo or dun sa ground. Bali wala tayong gamit na aircon, pwede pang pwedeng subukan. Nagamit na lang ako ng tester. So ito meron akong tester dito, digital. So meron akong digital. Ito at ano. So subukan ko muna. Para sure na akong talagang sure sure hindi. So dahil hindi tumunog, okay yung gawa natin. Well, sasakta ko na siya. Ito muna. Okay. So ngayon gagamit ako ng DC volts. Ayan, nakalagay na sa volts yung tester. Tapos lagay na, ipatosak natin siya dito. Ayan. Ayan, meron siyang reading na 243 volts dahil to 20 volts tayo dito. So hindi naman siya stable na 220 lang. Kung meron ko yung ano, EVR, hindi siya mag-stable ng 220 volts lang siya. So dahil walang EVR, either na bumababa or tumataas yung current ng kuryente.